Sige, sarita. Yeah. Pagkatapos mong gawan ng waybill, nandiyan yung pangalan ng sender, ng receiver, tsaka syempre complete address, tsaka contact number. Kailangan mo pa rin isulat dito ang kanyang waybill number. Ito po yung pinaka tracking number niya sa send. Para kung sakaling mawalan man po yung waybill, hindi po mawawala ang inyong padala. Para saan po ito? Eto? Waybill. Para records ng company, ng receiver, ng para sa operation. Siyempre, pag ipapareceive sa receiver yan o consignee, kailangan niyang pumirma para may katunayan yung courier na na-deliver yung pinadalang package.